Good day, day Sir Paya. So for today's topic, so isolve natin yung problem about quiz B. So i-follow lang natin yung procedure. So yung procedure niya is, nanghingi lang siya ng ari, tapos lagyan natin ng 10 questions, then another ari para sa mga choices natin. Tapos may mga validation tayong gagawin. So if invalid letter, like for example, like, nag-answer ka ng hindi A, B, or C, so may lalabas dun sa exception na invalid letter. If nag-answer ka ng number or special character, so ayan, so may exception pa rin na user-defined exceptions. Okay, so, ito, na lalabas. Then, pag blank, pag walang laman, so ayan, may exception pa rin na lalabas na no answer. Okay. So, first is, unahin lang natin is, gawa muna tayo ng ari. So, dalawang type ng ari, yung gagawin natin, isa is yung ari variable, I mean, ari declaration and initial decision, and then ari declaration, and then sa baba, lagyan natin ng initial decision. Ayan, so, tayo ng main method, public static void main string arguments. Tapos, new quiz B. Okay, so dito sa quiz B natin, so gawa lang tayo ng ari. Example string, and then questions. So, si array question declaration is dapat may bracket siya, no? Tapos, new string. And then, yung kanyang element. So, we have 10 element. Okay, tapos sa baba. So, dito lang tayo maglagay ng, like for example, lagyan natin siya ng beta. Questions, index 0. So, example, lagyan natin ng, marksman hero. Ayan, so example, marksman hero. Tapos, question 2. Then, magyan natin siya ng 5. Plus 5. Equal. And question index 2. Yan natin siya ng okay. So this is index 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapos ito, anong lagay natin dito? 1 plus 1 is equal. Tapos ito is lagyan natin siya ng 2 times 2. Tapos ito, pa bang mga question pwede nating malagay? Ay, ito lang. Programming language. Tapos,
Ito lang para mas mabilisan, no? Kasi matagalan tayo pag ano. Pag so ten plus ten. Ayan, and then itong huli natin is 2 times 1. Okay, so meron tayo sa mga question natin, no? So ito siya. And then next is gawa tayo ng other array. Example, string. String, and then lagay natin dito is JSP. Okay, so then dito na tayo mag-initialize ng value niya. Okay, so lagyan natin siya mamaya. And then then of course meron tayong answer na. Answer. Ayan, so this is B and this is C. So example, so number 1 marksman hero, so lagyan natin siya ng Balmon. Ayan, tapos ito lagyan natin siya ng Lila. Tapos ito is Ling. Then ito is Nana. Ano? Nana, hindi Nana, Lila. So correct answer is Lila. Then kama natin. So 5 plus 5, so gawin natin siyang 10. So string pa rin natin siya kasi naka-string type naman lahat. So separator lang niya is yung comma. So this is index 0, index 1. Tulad din ito, no. 10, tapos lagyan natin ng 5. Tapos ito siya is lagyan natin ng 1. So correct answer is 10. Okay, and then next natin is CPU stands for Capital Unit Processing or Process or Computer. For University. Ito na lang. Tapos Central Processing. Ito pang CPU. Central Processing Unit. Tama ba? Ayan. So, yan lang siguro, no? So yung answer natin is Central Processing Unit. Tapos yung other question natin dito is 1 plus 1, 1. Tapos ito is 2. Then ito is 3. Okay, so the correct answer is question na to is 2. Okay, so next natin is 4. Yung tama. So gawin natin siyang 4. Tapos ito is ano? Oh, siguro 5 na lang, no? Kaya para hindi tayo, no? Matagalan. So 5 na lang yung ilagay natin. And then conditionan niyo na lang sa ano, sa conditionan niyo na lang doon sa loop mamaya. 1 2 3 4. 4 4 gawin natin tong 10, tapos yung isa natin is 1. Okay, so this is index 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4.
0, 1, 2, 3, 4. So this is 0, 1, 2, 3, 4. So make sure na lahat sila is yung element natin is 5. Okay? So start from index 0 to index 4. Ayan. So meron na, nakagawa na tayo. Then next natin gawin is gawa tayo ng loop. Okay? So kailangan kasi natin ipalabas yung ating kailangan natin ipalabas yung ating lahat ng question natin. Okay? So, loop lang natin while so, gawa tayo dito ng variable. Siguro, lagyan na lang natin siya dito ng ano bang pwede natin magawa? X is equal to 0. So, this is int x. Okay, tapos dito. So, sa while natin, para mayroon tayong terminal value. And then, gawin natin siyang x less than equal to or less than 5. So, kahit less than 5, okay na siya. Let's start from 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, gawin natin dito is increment natin yung value ng x. X plus plus. Okay, tapos pa-display natin. So, ano yung pa-display natin, yung question natin? So, we have system dot out dot print or a print line lang. So, print line. Tapos pa-display natin yung ating questions. Number. And then, concatenate natin yung ating x. Tapos, plus 1. Okay, para mag-increment yung value ng x natin, x plus 1. Ayan. Tapos yung question na 1 natin is, lagyan natin dito, system.out.println. So, i-print line natin, tapos lagyan pa natin siya ng another line spacing natin, slash in. Ayan, tapos yung ating question. No? So, yung question natin is kukunin natin dun sa ating array. So, this is question index x. So, starting yung value ng value ng x natin is 0. Okay, so meron tayong questions. Tapos, yung mga choices natin. Ayan. So, siguro ano lang to. Space na lang siguro siya. Tapos yung choices natin is yung ilagay natin dito instead na ano, question. Palitan lang natin ang choices. X. Ayan. So, meron tayong so, this is B. Capital B. And this is C. So, meron na siya. No? And then, pagkatapos so, siguro mag-next line siguro tayo. Or, kahit dito na lang, no? Lagyan na lang natin dito. Para wala na to. Tapos, continue lang natin. Tapos, slash n. Ayan. Then, system.out.print. So, enter answer. Okay. So, enter answer and then yung ating variable, so ito ng variable is string answer. And then, so since may input tayo, kailangan tayo mag-import dito ng scanner. So, java dot import. Import java dot utilities dot asterisk. Tapos, go tayo dito ng scanner. Scanner ayan so scanner tapos new scanner then system.end okay so ayan siya and then we have is dot next line okay so meron na siya no. So, since gagamit tayo ng exception, so dapat meron tayong
3 and catch. So si 3 and catch, ilagay natin dito sa loob ng ating do. So try. Tapos mamaya, lagyan natin ng ilang cuts ang lagay natin. So tatlong cuts. I think tatlo. So based sa problem, so meron tayong tatlong exception. Cuts. Tapos yung ating exception na mamaya, no, kung anong gagawin natin sa ating exception. So for temporary lang muna to, no. Ayan. So meron na siya. So I think ano, lalabas na to siya. I-run muna natin para ma-check natin. May error siya. Check natin yung error. Ano yung error niya? Anong error niya dito? Ang close string literal. Ang close string literal. Plus. Okay, slash in. Kasi slash. Ano ako ano double foot, so may, natanggal to ayan, so nawala yung ano yung isa kasi gumamit tayo ng isla, so dapat lagyan natin ng end para sa next line natin. Tapos meron pa tayo dito, ayan, kulang tayo dito, ano pa yung isa, while x is equal to 5, ayan, kulang tayo ng semicolon, so check natin. So ayan, kulang pala tayo dito ng A. Tapos ito yung ating B. Tapos ito yung C natin. Ayan, so para lalabas rin sila. Check natin kung ano, kung ilang beses siyang naglo-loop. Sample lang to, ah. Wala pang validation. Dalawa, tatlo, apat. Ayan. So, limang beses siya naglo-loop, no? So, nilabas niya lahat ng data. Yung muli is 2 plus. So, okay. So, ayan. So next natin gawin is lagyan na natin siya ng conditions. First condition natin, so I think dito lang natin ilagay, if yung answer natin, ayan, if answer natin that equals ignore case kay E or tayo. Copy na lang natin to para kay B at saka kay C. Okay, so this is B at saka kay C. Okay, and then condition tayo, if, so i-check natin if yung ano, answer natin is equal sa ating ARI answer. Okay. Siguro i-ano lang natin to. Small A. Ayan. If yung answer... Okay. So, kailangan natin capital. Kasi meron na tayong dito yung ano, small letter. If yung array natin... I mean, yung answer natin is equal ignore case sa ating answer. Ayan. Index 0. I mean, index X. So pag equal siya kay index x, so yung gagawin natin is dapat mag-increment yung correct natin na variable. So gawa tayo ng variable na correct, dapat ilagay natin siya hindi dito sa loob ng do while. Kasi pag ilagay natin sa loob ng do while, so every time na maglo-loop siya, so ma-reset yung value niya. So para hindi siya ma-reset, kailangan natin siyang ilagay dito sa ating, gawin natin siyang instance variable. Example, int, tapos correct.
initial value 0. So increment lang natin yung correct natin. So pwede siyang post or pre-increment, so okay lang siya. Okay, so once na correct, ayan, so dapat is my display niya. So check natin if may ma-display ba siya. If ever na correct, so do while, okay, so dito natin siya ano, system dot, ay dapat hindi dyan. Dito sa labas ng ating while, system dot out dot print. So hindi dito, kasi pag dito siya is ano, every time na maglo-loop, so mag-display yung correct answer. So dapat dito lagay natin, lagay your score is, tapos yung correct natin na variable out of, so since 5 lang yung ano, yung ano natin element, so out of 5 lang yung ilagay natin. Okay, ayan siya. So example, run natin if mag-count na ba siya. So hindi pa natin ito, hindi pa natin na-emit yung ating mga validation. So yung ginawa lang natin is i-count pa niya yung correct niya, yung correct answer niya. So run natin muna. Ay, okay, so may error siya. Check natin yung error. Saan ba yung error? System. System. Ayan. Okay, so example B. Answer tayo ng B. Tapos, gawin natin itong 5 plus 5. Answer natin is A. Tapos, CPU. So, imali natin. A. Tapos, 1 plus 1, correct natin B. And then, 2 plus 2, 2 times 2, correct natin, lagyan natin ng C. So, 4 out of 5. Okay, so 0 siya. Bakit siya nag-0? So, yung answer natin is equal sa answer natin. Okay, so check muna natin na ba't siya nag-0. Correct. Initial value 0. Correct. Tapos yung correct natin is nag-increment every time na correct yung answer natin. If yung answer natin equal sa ating answer, so ba't 0? So again, double check natin. B. So, B natin lahat. Okay. So, ba't 0 siya? Correct. Ayan si correct. Initial value natin is 0. Correct plus plus. Ano? Dapat hindi siya ako. Tama. Correct plus plus. Nag-increment yung value ng correct. If yung answer natin equal kay E, B, at saka kay C. So again, B, B natin lahat. Okay. So, ayan. So, mali tayo dito, no? Mali talaga, mali. Mayroon tayong mali dito. So, kung titingnan natin dito, yung answer natin is, yung index x kasi yung kinuha natin dito. So, dapat dito is yung liter. So, dapat mga liter dito. So, example, ito siya is, ano, balik natin. So, dapat ito siya, Laila is, B. Tapos si yung 10 natin is B. Tapos ito siya
Yung central pressing unit natin is B. So B rin to. Tapos yung 2 natin is B. Ayan. Tapos yung ating ano is C. Tama ba? 10. Ah, this is A. Not B. A. So this is A. Okay, so again, check natin yung choices natin na answer. Kasi yung nilagay natin doon is ano kasi yan eh. Yung nakaari. So, nahihirapan siya. Again. So, meron siyang mali. Okay, so dapat i-initialize niya. So, ipa-initialize niya. Initial natin. Initial value natin is 0. So again, example B, 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 I think B is 3. Tatlo yung tama ng B. Ayan, 3 out of 5. So meron na, lumabas na siya. So next natin gawin is yung ating mga exception. So kailangan natin lagyan ng exception. Okay, so first natin na exception, lagay tayo dito ng condition, else if. So, if yung condition natin is yung answer natin that equals, so, pag equal siya kay empty, ayan. So, i-throw natin siya sa exception natin. New exception, tapos yung ilagay natin dito na exception is no answer. Ayan. So siguro lagyan natin siya dito ng ano. Ah, ito na lang siguro. Okay, so check natin. Run natin yung program. If ever walang answer, nag-enter lang tayo. Enter tayo. Ano, hindi nag-enter. Tama ba enter? Kasi nag-increment siya is if your answer is equals. So, pag equals siya. Or. Yung answer natin or yung answer natin that length is equal to 0. So, dapat pag equal to 0 or wala siyang laman. So, no answer yung lalabas. Length. Answer that length. Tama. Kulang lang tayo ng equal symbol. Okay, so may mali siya dito, no? Hindi niya hindi siya nag-true. So dapat i-true niya dito. True new exception and then yung kanyang exception. Okay. So hindi pa pala tayo ng ano, hindi pa tayo gumawa ng exception message dito. Kaya pala na wala siyang hindi siya lumalabas, no? System.out.print tapos yung ano print line lang natin print line para hindi siya mag next line tapos yung gagawin natin dito is yung ex natin that get message okay tapos siguro lagyan lang natin siguro ng next line so ayan. So no answer yung ano yung lumabas dito. Okay, so no answer.
Okay. So, siguro si ito, yung ating increment is, ilagay na lang siguro natin siya dito, no? Once na correct, lagay natin dyan. Pero pag hindi siya correct, so dapat is, hindi siya magne-next. Example, ayan. So, always it lang siya na, no? Kung saan yung ano, yung huli niya na. Ayan. Okay, so example D. A. Pag correct siya is ano, number 2. Dapat is question number 2. Marksman lang siya, ano, marksman lang yung hindi siya nag-increment dito. Mali yung incrementation niya dyan. So, siguro. Ayan, dito na lang. So, check natin. Okay. Ayan, question number 2. So, pag mali, pag walang laman, so, dapat babalik siya sa ano. Ayan. So, hindi ko na nalagyan ng ano yung sa lint niya na space, no? So dapat ano, lalagyan lang siguro natin ng ito. Okay. Ang space dyan. So next natin gawin is, so since meron na siya, so next natin na gawin na exception para dito sa ating ito, number or special character. Okay, so para magawa tayo, so kailangan nating kukunin yung kanyang ASCII sa bawat character. So we have character, tapos yung character variable natin, answer, then yung answer natin, then char at index 0. So yung pinaka unang character. So siguro dito lang natin siya ilagay. Else if, okay, tapos dito is ano, gawa tayo ng condition if yung answer natin, so yung answer natin is, so kung familiar tayo ng ano, familiar tayo ng ASCII code, so ito makuha natin sila. Like for example, ito yung character natin, ah, 65, from 65 to 90, so capital letter A to Z, from 97 to 122 small letter. Okay, so again, 65 to 90, tapos inigit lang natin sila, is equal to 65 or ans less than equal 90. Okay, so i-group natin sila, i-group. Dapat naka-group. Ayan, so group na sila. Tapos mag-or tayo dito, or another group. So kopyahin na lang natin 'to. And then kukunin natin yung sa small letter na naman, 97 to 122. So lagay natin dito is 97 to 122. Okay? And then inigit lang natin sila. Okay. So once na hindi siya character, kasi ito is naka-character siya, no? Once na hindi siya character, meaning number siya or a special character. So dapat inigit natin sila. Kasi pag hindi natin inigit, so yung i-filter niya dito is yung character from A to Z.
naka-uppercase at saka naka-lowercase. Then, gawa tayo dito ng ano? Gawa tayo dito ng another class. We have a class. Tapos, lagay na lang natin ng class natin is special character. So, ito lang siguro special character. Tapos, extends natin. Extends exception. Okay, tapos dito sa ating public special character. Ayan. Tapos super lang natin. Super tapos invalid. Or ano lang, number or special character. Tapos dito tatawagin na lang natin sila, so i-throw na lang natin. Gawa tayo ng ayan dito. True. Tapos new and then special character. Okay, so example natin para natin yung program. For example, lagyan tayo ng ayan, ampersand. So okay, so hindi siya nag ano, no? Hindi siya nag-filter dito. Special characters. So special character. But ayan niya. Special character. Naka-negate 65. So dapat ito yung ano, ito yung din-display niya, no? Kasi nakanigit naman siya eh. Ayun, no? Okay. So i-catch natin. Wala pa lang tayo catch. I-catch natin siya. Tapos yung gagamitin natin dito na exception is catch. Tapos yung exception na gamitin natin dito, yung ating special character. Tapos is C, special character. And then copy natin yan, lagay natin dito. So this is C. So check natin. Ng error niya. Exception already has been caught. Special character. Okay, so when you special character. Okay, special character is easy that get message. So saan siya nagkamali? Cuts. Okay. So, ano? Meron tayo kasi, mayroong kasi ditong exception. So, dapat kasi,
So, nasala niya niya. Pag gumamit tayo ng exception sa taas, so nasala niya niya class ng exception. So, dapat is iuna natin yung ating special character. So, dapat nakauna siya. So, palit natin to. Tapos, ito is yung ating exception. Again. So, special character, asterisk. So, hindi niya na ano, hindi siya na else if okay. Mas ayaw niya dito. Wala. So, dapat ano? So, dapat hindi niya i-continue, no? So, is ano? 65. Ay, sus. Pat ako nag-or. Kaya pala. Okay. Ayan. So, example, ampersand. So, invalid. Ayan, number or special character. So, balik siya sa question. Pero pag tama siya, ayan. Pero pag lagyan natin ng mali, so, invalid. So, yun yung lalabas. Okay. So, yung huli is itong ating invalid letter. So, sa invalid letter natin, so, pwede na natin siyang i-else. Kasi na-meet na natin yung mga conditions sa taas ng iba. So, else na lang natin. Tapos, pwede tayong gumawa dito ng isa pang exception. So, example, invalid letter. Ayan. Tapos, invalid letter yung ilagay natin dito. Then, pwede rin tayong gumawa dito ng isang exception. So, palitan lang natin. So, gawin natin siyang valid letter. So, ito yung valid letter natin. So, gawin natin siyang IL. Tapos, ito is gawin natin IL. Okay. Tapos, so, ito na lang natin siya. True. New. Invalid letter. Okay, so try natin para yung program. So may mali, check natin yung error. Check natin yung error. Saan siya nagka-error? System out. Saan siya nagka-error? Public static void main. Okay. Wala tayong ayan, kulang tayo ng ano, colon. Okay, so example, Markman Hero. For example, lagyan natin ang B. So, that is the correct answer. Pero once na nag-select tayo ng D or any character na hindi E, B, C or E, B or C, so, yung ilagay niya is invalid letter. So, still, continue pa rin sa question number 2. So, kung naglagay rin tayo ng special character, any special character or number, example number, lagyan natin ng 1. So, invalid number or special character. Tapos, pag nag-input tayo ng special character, like for example, asterisk or any special character, so, yung lalabas dyan is invalid number or special character pa rin. So, once na-correct natin, tama natin, tapos, central processing unit B.
And then question number 4, 1 plus 1 answer is B. Number 5, 2 times 2 answer is C. So ayan. So your score is 5 out of 5. So I hope meron kayong natutunan dito sa ating ginawang program. Ingat kayo palagi. Happy coding, everyone.